Hello mga kalola, nandito na naman po tayo sa aking YouTube channel. Isa na naman pong lutuin ang aking i-share tulad ng kalabasa. Ito pong kalabasa is masarap po itong gawin na okoy. Paborito po ito ng mga anak ko. Pwede nyo pa itong dagdagan ng ibang gulay kagaya ng beans or malunggay. Kasi po yung mga bata, di ba po, masailan yan, hindi sila kumakain ng gulay. Pero pag natikman nila po ito, hanap-hanapin nila to. Kaya pwede nyo itong haluan ng kung anong gulay na pwede. Na hiwain nyo lang ng maliliit. So, hiniwa ko po siya na parang pampanset, parang carrots. See? Meron po ako ditong mga half, I think, nearly half kilo. So, mga dalawang gilid lang po siya ng kalabasa. Depende po sa gilid ng kalabasa kung malaki yung gilid. O yung marka niya. Ako, dalawa. As in, dalawa. Malaki po siya. So, gagamit lang po tayo ng mga kakailanganin natin. Each. Tubig. Paminta. Itlog. At half of cup of lard. Half of cup of lard. Onion with leek. Yung may dahon siya ang ginamit ko. So, magbibigay din siya ng another lasa sa ating mga sa ating kalabasa. At seasoning, vegetable seasoning. Yan. Pwede tayo maglagay ng asin kung gusto natin. Patis. So, ano kong gagawin? Hulog ko tong tubig. Konti lang muna. Sama ng itlog. Isang itlog. Or para hindi po malaging malapsa yung inyong gagawing okoy kalabasa, is huwag nyo muna ilagay yung tubig. Dagdagan nyo na lang pag ano na. Sa akin kasi okay naman yan dahil subo ko na yan. Isang kalahating tasa ng harina kanawin natin para hindi na po tayo mahirapan mamaya. So, bitin na natin siya dito ngayon para pag nilagay natin yung kalabasa hindi na po tayo mahirapan. Lagyan natin ng paminta. Hindi na po siya mahirap mamayang haluin sa ating kalabasa. Lagyan natin ng seasoning. Ayan. At lagay natin ng konting patis. So, patis po yung aking ginagamit pampalasa. Gumagamit lang po ako ng asin pag kulang pa, medyo matabang pa. So, yan. Ilagay po natin yung onion with onion leek. Yan. Isa lang po yung ginamit kong itlog. Pwede rin po yung gamitin dalawa. Pero ako po gusto ko yung isa lang yung itlog. So, malalasahan ko yung kalabasa. Hindi na natin kailangan maglagay ng hipon, karne dito. Okay na po siya. Matipid po siya. Pag mura po yung kalabasa, hindi po kayo gagastos ng 30 pesos sa ano natin na to. 10 pisong kalabasa lang. Itlog, harina at mantika. Seasoning, meron naman kayo sa bahay. So, hindi kayo talaga gagastos ng madami. So, ayan. Ito nyo po, yung harina na may, ano, yan, makikita nyo. Mas madali na siya pag inano nyo na siya kaagad. Minix nyo na together before nyo ilagay ito. So, ilagay natin at saka natin haluin. Kaya
kung hindi kayo marunong talaga tansya, magtansya, huwag nyo pong dadagdagan ng tubig. Huwag nyo munang lagyan ng tubig. So, lagyan nyo na lang pag ihulog nyo na itong kalabasa. So, hindi siya magiging matubig. Ayan. Dito na ako kasi dito naman ako dagdagan ko pa ng paminta. As in, mahilig ako sa paminta. Ayan. Haluin lang po natin to. Ipihin na natin tong mantika. So, ipiprihit ko na po tong mantika para makita nyo ang aking niluluto. So, i-mix lang po natin to. Pwede nyo siyang lagyan ng carrots, kamote, yan. Yung iba pang gulay. Or toge. Pwede po yan. Kung gusto nyo po na parang fishbowl siya, i-ano nyo po, yung kadkadin, instead gayatin, or pinumpinuhin nyo ang tagtad ng kalabasa. Mas, gusto ko po yung may matitaste ka ng kalabasa, kaya ganito. Pero nung nagtitinda po ako, ginagawa ko, kinakadkad ko yung kalabasa. Yan. Dahil naging paninda ko din po ito nang nasa Pinas ako. Tindera po kasi ako talaga. Kusineran tindera. Mahilig ako magluto-luto ng mga merienda at ulam. Sa Pinas ako. Hindi po natin dinamihan ng harina. Nasa inyo na po yung kung gusto nyo pandagdagan siya ng harina. So, sa akin, hindi ko siya nilagyan ng marami para po at yung ating niluluto eh maganda. Yung gulay ang ating nakikita. Pero kung gusto nyo pa lagyan, lagyan nyo pa siya. So, yan. Sa akin kasi okay na pag dumikit ang mga ingredient. As in, magiging malasa din ang ating niluluto. Ayan. Bigyan ko ng konti. Dadagdagan ko lang siya ng konting mga isang kutsara na harina para ano, para makita nyo. Kasi sa akin okay na yan yung kalahati. Siguro may kulang kalahating kilo tong ano na to na kalabasa. Okay na sa akin yun. Ilagyan ko na lang siya ng konting ano, harina. Isang kutsara pa. Dinagdag ko. Para maging mas thicker siya. So, yan. Masarap po to, promise. Hindi nyo kailangan ng karne na isahog dito. Subo ko na to. Kasi nagluluto ko nito sa mga anak ko yung isang kilo. Habang nagluluto po kayo, papapakinayan ng mga bata. Ganyan po nangyayari sa akin before. Di pa tapos yung niluluto ko, ayan na sila, namamapak na. Ayan, sinusugod na nila yung aking niluluto. So, gamit tayo ng kutsara.
gamit tayo ng kutsara para medyo malaki-laki konti. Yan lang. Ito lang yung sukatan nyo ng kutsara. Yan. Ang bango. Bango guys. Promise. Maliit lang yung ano ko, yung lutuan ko. Hinaan ko. Kasi ano eh, malakas. Maliit lang yung nilulutuan ko kasi konting mantika para deep fry siya. Yan, para ma-deep fry po siya. Hinaan ko din yung apoy niya para hindi siya masunog agad. Kaya yung idea na konti lang po yung harina niya, so hindi siya maglalasang harina din po. Yan. Kung may suka kayo, yun ang asin lang yun kahit wala kayong patis. Yan. Lalagyan lang po natin ng paper towel. Pasensya na kayo dito sa aking stove. Luman-luman na po to. Mas matanda pa po to sa akin. So, kasi luma na itong bahay namin. Itong stove na to may mga 50 years na po na nandito. So, kaya ganito na. Ayaw pa po ng asawa kong papalitan. Ayaw niya. Hindi daw kailangan ng bago. Ganyan na po siya, oh. Kita nyo? Yan. Ganyan po siya kalalabasan niya. Pero pag bilog, pag ginili, ano niyo siya, yung ginadgad niyo, kinayod, magiging form po siya ng fishbowl pag gusto niyo. So, ganyan lang po. Ayan. Kaya kutsara lang po yung ginagamit ko is pang bite size lang po. Bite size. Maliit. Bite size lang ang aking ginawa. As in, paborito ko talaga to ng aking anak, mga anak. Namimiss ko na sila. Kung nandito lang sila, pinagluto ko na sila. Ayan. In bite size. Bite size lang po siya. Tignan nyo. Ang sarap po. Promise. Alam niyo po yung okay na nabibili sa ano. Ganun din po siya. Sarap. Lalo na kung may siling maanghang. Sa isang kilong kalabasa po, pwede niyo gawing 1 cup of flour, 2 egg. Yan. Diba matipid? Matipid siya. Ayan. Mabilis lang siyang maluto. Malakas yung aking kalan. Pero hindi po yan matigas. Lutunap din po yan. Hinaan ko lang konti pa ang aking kalan dahil as in malakas siya. Makakakain na kaagad tayo nito. Yan po. Nung nandun ako sa Pinas, yan. Di po siya tumatagal dahil ang aking dinakis kinukuha na agad sa plato. Kaya natapos na po yung mga lutuin ko is
wala po akong naluto. Kasi simula mga Junakis, si mga Junakis ko, bago pa po ako matapos magluto, inubos na. Ayan, madaldal ako, di ba? Ayan, madaldal po akong YouTuber. Pasensya na. Ayan. Pwede na po yung ulam. Promise. Maganda lang po kayo ng hiniwang sibuyas. Suka na maanghang. Na may bawang at sili. Ayan. Actually, meron akong hinanda dito. Kung hinanda dito kasi paborito ko rin po to. Ito po, hinanda ko. Suka na may sili. Para pakita sa inyo kung gaano kasarap ito. Sarap. Pasok na pasok talaga sa ulam. Sigurado mapaparami ang kain ng mga anak niyo dito. Sarap po. Advice ko po, kung gusto niyo ng crunchy, i-flat niyo siya ng mas manipis. Medyo thicker po yung aking gawa. Okay lang po sa akin kahit siya crunchy. Pero kung gusto niyo mas crunchy siya, tawag nito. Who's there? I'll do myself a cheeseburger. Cheeseburger? I'll do myself some bacon. Yeah. And one of those rolls. Yes, no worries. Thank you. Thank you. If you wanna taste this one, you wanna taste my maid? Try it. Try it now and say it in here. Is nice or bad or what? What you want to say about my cooking? Oh, come on, do it then. Come on, hurry up. Yeah. What, on camera? Yeah. Oh. What the taste? You gonna say bad if not. Hello. If you gonna say bad if you want. Come on. Do it. Dip in a vinegar. So you gonna see how nice that one. First time niya. This is the first time eating like that. He never eat. But it tastes. Okay. Your first time eating that one? Yeah. Or you eat before? Did you eat before or not? Don't recall having this before. Yeah, that's right. Thank you very much. Yeah. You want more? Not yet. Alright then. Magluluto daw siya ng kanyang burger. Yan. Yung aking asawa'y gusto ng burger. Hindi ko po siya nalulutuan agad pag hindi niya kakainin. Pag hindi niya kakainin agad kasi hindi siya kumakain ng lamig. So, kaya siya po yung nagluluto ng kanyang lunch. Kasi pag nagluto ako, busy siya. Hindi naman niya kakainin yan. So, pababayaan lang yung dyan sa lamesa nakatenga. Kaya dinner lang po. Kasi dinner, kain siya. Ayan, kahit may ginagawa. Ayan po, ang sarap. Parang hindi ko mahinaan yung aking kakalan. Ang bilis niya. Pero hindi naman siya nahihilaw. Tutok naman siya, kaso lang
sobrang bilis. Ang dark. Gusto ko yung medyo na-crunchy siya. Pag mabilis, ayan po. Mainit eh. Sarap. Ah! Hinahanap ko yung malamig. Napapasok ako. Ayan po. Mainit kasi siya. Hindi ko siya mahawakan. Aray! Sarap po, Franz. Ayan. Perfect na perfect siya sa sukang maanghang. Simplahan nyo lang po yung vinegar nyo ng salt, pepper, put some little bit onion, a little bit garlic. Presto na po yun. Ang sarap. At yung mga anak nyo din, di nila aakalain na kalabasa yan. Di nila may isip na kalabasa yan. Dahil masarap po siya. Anak nyo, hindi kumakain ng kalabasa. Alam ko may mga bata pong hindi kumakain ng kalabasa. Kasi minsan ayaw nila yung texture ng kalabasa or may na may aftertaste yung kalabasa sa kanilang dila. Kaya minsan yung mga bata ayaw nila na kalabasa. Ayaw nila yung aftertaste. Kasi minsan parang lasa siyang chesa. Pag medyo malaboy yung kalabasa natin, minsan naglalasa siyang chesa. Ibig sabihin, pag maligat, naglalasa siyang chesa. Ayan. Marami po akong tip. Paano makakatipid? Kasi ginawa ko po yan. Dahil ako'y may malaking pamilya. I have 7 kids. That's why. Pagtipiran lang, ang pag-uusapan natin, eh magaling tayo dyan. Di tayo papahuli sa budget. Lalo na kung walang-wala tayo. Ako'y isang mahirap lang na nanay. At hindi lang yun, single mom pa ako. Kaya kung ang hirap, nahirap ay naranasan. Naranasan ko po yan. I-share ko po yan sa inyo pag ako'y umuwi ng Pilipinas. Paano ba ako nabubuhay bago ako nakarating dito? Paano ako nakasurvive with 7 kids? Yan po yung medyo matatagalan tayo i-vlog kung ano yung talagang buhay ko sa Pinas. So, yan. Kung ano yung mga naging trabaho ko sa Pinas. Alam niyo po, naging cargador na rin ako. Naging construction worker, naging maintenance sa mga maliliit na job lang, naging ano na, naging yaya at nagbantay ng mga pasyente. Kung ano-ano lang po yung naging racket ko, racket ko nung
sa Pinas ako. Taga-ayos na mga kailangan ayusin papel. Pero hindi po ako fixer ah. Mga tinutulungan ko lang mga friend ko. Yung may busy kasi, pag busy, yan, pakipunta mo to, pakiayos mo to, pakibayad to. At papagkatiwala po nila ako, magbayad ng mga kanilang bills. Oh, you want more? Oh, very good! Clap your hands! You want more? See? Oh, dip in the vinegar. Excuse me. Nauubo ko sa usok nung kalat. Sobrang lakas. Pinatay ko na. Umuusok. Kaya nakakaubo. Sorry. Sorry po. Ayan. Nauubo na ako sa usok. Ay, sorry. Nakakaubo yung usok ng kalat. Mantika. Napakabango po kasi. Sobra yung bango. Maniwala kayo, pag sinubukan niyo to, sobrang bango. Parang may karne yung niluluto niyo. Sobrang bango. Kayo nagluto ng chicken. Parang may chicken yung inyong niluto pag ito yung ginawa nyo. As in, super bango. Pati kapitbahay nyo, akala ang sarap-sarap ng ulam nyo. Yun pala'y kalabasa lang. Promise. Kasi napaka-super bango niya. Kaya pati sila ma-ano, ang sarap ng ulam mo. Maamoy ng kapitbahay mo. Napakabango. Lalo na yung sibuyas kasi pag nagtotorta, parang nagpiprito, masarap, mabango siya. Lumalabas yung aroma. May konti kasi itong bawang na pinipit, mga 2 na dalawang ano ng bawang, ano, piraso na ulo. Ay, yung ano lang, dalawang buko ng bawang yan, dalawang piraso. Excuse me. At sibuyas, tsaka yung ano. Yan, super siya pa mo. As yung pinang ano ko pa, patis. Kaya yan. Ano yung asawa ko, hindi ko makain. Pero bumalik siya. Masarapan din siya. Hindi na sasarapan yan, hindi yan bumabalik. Kabisado ko yan. Tapos magre-reklamo yun sa'yo. Yan. Pero nagustuhan niya. Kung nakikita nyo akong ganito, makakain sa harapan nyo, paano pa kaya yung mga anak nyo? Ang sarap talaga. Hindi ako nagsasabi sa inyo, dahil vlog ko to, or video ko to, nagsasabi ako ng totoo sa inyo, 100%, or 101% masarap. Ay advice ko sa inyo, huwag maraming harina. Para malasanya yung sarap nito. Kasi pag maraming harina, naglalasang harina siya. Mainit eh. Nako, dinner ko na to. Promise. Sarap. Ayan. Naluto na. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag ako nagluluto, wala na natitira. Kasi, mga anak ko, nandito rin harap, nakaharap, nag-aabang lahat. O pati yung mga apo ko. Yan.
Basta gumawa pa kayo ng sawsawan. Darling, finish. Your air fry. Finish the air fry. Ayan. Parami po yung kain ko. Sorry po, darling. That I make it, this is approved to you, darling? Yeah, very much so. Thank you po. Ayan, ito po ay baka tayo ma-distract. Ito po na naman ang aking video. Please like and subscribe, Batang Lola. Ayan, share niyo po ang aking YouTube video channel na ang pangalan ay Batang Lola. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Bye-bye!